So ganyan. Ganyan ako matulog. Minsan nakanganga. Karaniwan ganyan talaga. Pero minsan nakabaliktad. Tas mas nakabaliktad pa. Oh, teka. Nagising natin yung Pogi. Sorry, Pogi ah. Hindi namin sadya. Ganyan ako paggising ko. Pagkuha ko ng telepono, kukunin ko na ang ating IY New York Shades Heat. Dahil kailangan natin ng ultraviolet lens. Ang ultraviolet lens ay pang-protekta sa radiation na nakukuha sa ating telepono. Ayan na, binuksan na ang Instagram account at nagulat sa aking nakita na may bago na namang necklace si Daniel Padilla. Agad-agad kong hinanap ang mga disenyo ng kanyang necklace. Zoom in? Teka, gusto ko to. Kaya dali-dali akong tumakbo papunta sa aking salamin. Nag-ayos? Oh, yeah man. Ganyan ako lagi paggising ko. Every day. Bali, maliligo na tayo ngayon. Ang gagamitin natin ang cream silk dahil yan ang pampalambot sa ating buhok. Kung gusto niyo namang gayahin ang ginagawa ko, pwedeng-pwede. Ano pa nga ba ang kailangan nyo? Kung ano ang problema ng buhok nyo, yun ang gagamitin nyo. Example, ang gamit ko ngayon is color blue. Damage control. Dahil ilang beses ako nakapag-fix, kaya ang kailangan natin ay ang pang-protekta sa ating buhok. Bali, 10 minutes ang pinakamatagal na pag-stay sa ating cream silk. Dahil para mas malambot at mas maganda ang kalalabasan ng buhok mo. A few moments later. Pagkatapos ng 10 minuto, kailangan mo ng banlawan ito. At pag nabanlawan mo na ito, mafe-feel mo na napakaganda ng kalalabasan ng buhok mo. Sobrang solid. Few minutes later. Bali, nakaayos na tayo. Ayos na bali. Ayan yung zinip-in ang zipper. Oh, why? Tsaka may mga nagtatanong din sa akin kung meron nga ba akong butas sa tenga. Ay wala ako dahil bawal ho akong magbutas sa tenga. Ang binili ko lang is clip earrings. Pwede nyo yun bilhin sa online. Okay, bali, nakaayos na tayo and let's go! Ang una nating destinasyon ay ang Sangandaan. Dito yung kanto namin. Always yan. Diyan ako lagi nag-aabang ng pampasaherong jeep. Mukhang meron na tayong nakitang jeep dito. Alright, bali, pwede na tayong pumara! Manong, para, manong! Teka. Wala ba kayong napapansin? Tignan nyo mabuti. Binalikan natin ang mga bawat sandali. At wala ka ba talaga napapansin? Iba ang ating suot na jacket at outfit. Flashback. Ito ang sagot. Ayan na naman si Seth. Umikot-ikot na naman. Wala pare, ganyan talaga ako lagi. Always. Talagang may suot na akong jacket. Maghahanap pa ako ng iba. I think ganito rin minsan si DJ. Kapag ka hindi ka okay sa suot mong damit. Tsaka napag-isipan ko na baka naman mainit sa labas. Kaya sabi ko, I think I need to brush up my hair. Dahil may possibility na kapag nakabangs tayo, tatagda rin ang ating noo ng pimples. Kaya ang naisipan ko, I think I need to brush up talaga. Pero kung gusto mo naman magbangs, I prefer magdala ka ng panyo para pamuna sa iyong pawis. Nga pala, bigla ko naalala, itong jacket ang binigay ni Daniel Padilla. End of flashback. Ito na tayo, tol. Bibili muna tayo ng nylon para dun sa mismong necklace na gagawin natin. Yun yung pinaka kasi nakakatawan niya. Kaya yun yung muna bibili natin. Siguro mga 5 years yung bibili natin. And ayun, let's go!
bali nandito na tayo sa Victory Mall and then bibili tayo dito ng mga iilan lang na bracelet para sa necklace natin. Dahil sobrang hirap humanap ng bids pare, talagang as in hindi siya biro. Pero kung nagandahan ka na sa napakita kong mga bracelet kanina, mas magagandahan ka pag bumisita ka sa Paragon, Manila. Bali, naglalakad lang tayo pa uwi. At ayun, nakauwi na tayo ngayon sa bahay and then excited na akong gawin itong necklace na gamit ni Daniel Padilla ngayon. So, alam kong sa inyo, sobrang nagtataka kayo kung paano nga ba natin to gagawin. So, kung gusto mo itong mapanood, eh, kailangan mo tumutok hanggang dulo. Pero by the way, bago natin gawin yung smong topic natin, pasensya na, na yung aso kasi dito, si Bambi, alam nyo naman, pag aso, eh, hindi natin yung mapipigilan. Bali, ayun, so, balik tayo sa topic. Meron kasi sinusuot ngayon si DJ na, ano, sunglasses na Ray-Ban. Ito yung Ray-Ban na yun. Kaso, yung pinaka dito niya, yung pinaka frame niya is black. Eh, meron naman ako dito, eh, gold. Ito yung lagi niyang ginagamit nung mga bandang The House of Us, yung mga ganon. Ito yung gamit niyang glasses. Always nung niyang ginagamit. Eh, kaso, wala akong frame na black, diba? Eh, meron naman ako ditong ginamit noon. Kaso nga, wala pa akong silver noon. So, ginawa ko, pinintaan ko siya ng paint. Akala ko, makikita pa din, makakita ko. Eh, hindi na. Bali, gagawin natin siyang black frame. And, ano nga bang kailangan natin? Ito nga, ito ang kailangan natin. Pentelpen. Pagka gusto mong ibahin yung kulay ng frame mo, pentelpen lang ang sagot pa. Bali, ito, tatanggalin lang natin. Ito, ayan, tanggalin lang natin itong dalawa. Ito, bali, ayan na, tanggal na siya, diba? At frame na lang to, frame na lang. Kita niyo naman, walang halong daya yan, pare. Wow! Bago natin simulan to, yung mismong ginamit niya ito, ayan, ilang beses na niya ginamit. Sabi ko, actually, kanina, nung nabili tayo, meron na tayong nakita doon. Kaso sabi ko, parang sayang naman kung bibili, eh. Wala na rin akong budget. Kaya sabi ko, gagawa na lang ako ng paraan. Eh, naisip ko, meron naman akong extra. Try ko na lang gawing black para magaya natin. Eh, kahit sabihin mo kasing 50 pesos pare, isang kailang bigas na rin yun. Yung mga sunglasses na 50, diba? Eh, naisipan ko na lang gumawa ng ganito. Kaya pare, hindi naman ako mayaman. Kaya huwag niyong isipan na marami yung pera. Simpleng tao lang ako na nangangarap din. Katulad nyo. And then, ano? What? Ang gagawin lang natin dito is pentelpen. Kukulayan mo lang. Ayan. Kukulayan mo lang siya ng itim. Tapos agad, panis. Ganun lang kadali. Ito, ito na yung mismong ano, finished product. Black na siya. Kanina silver, diba? Ito na, black na siya ngayon. Ito na lang, pakita ko sa inyo yung pictures. Ayan, bali, kung nakita nyo na, ang gagawin naman natin, itong black natin na to, ilalagay natin dun sa mismong frame natin. Bali, pwede naman, kung gusto mo ng gold frame, pwede mo naman siyang halinginan kung gusto mo. So, ingat lang kayo kapag ka nagtatanggal kayo ng lente. Kasi, alam niyo naman, sobrang sensitive na tig 50 pesos. Okay. Kakabit lang natin to. And ayan, ganyan lang kadali. Lock na siya. Pakita ko sa inyo. Tada! Panis! Alright! Alright, bali yun ha. Block na siya. Ganyan lang kadali. Ganyan lang dumiskarte sa buhay. Pwede na! Bali yun, magbabalik tayo kasi tinapos ko lang to. Wait lang. Bali, nagbabalik tayo mga patid. So, nakita nyo, nag-transform lang ako tol. Okay. Bali, ito, papakita ko sa inyo yung mga kailangan nating gamitin dito sa ating necklace DIY. Bali, ito. Ito, dito ko muna siya nilagay. Ito, dito sa ating Tokwa Company. Gusto ko lang sa inyong i-share na sa mga may gustong bumili ng bags or sa mga gusto na travelers or alam nyo yung mga kailangan na mabibigat or nag-gym, pwede kayong bumili sa kanilang Tokwa Company. And ito ang kanilang logo.
Tapos, pwede nyo silang i-message. Napakagaganda pare. As in, hindi kayo magsisising bumisita and then i-follow nyo na rin sila. Tsaka, matibay to tol. Ilan, mag-iisang taon na sa akin to. Itong bag na to, talagang antagal. Antagal niya hanggang ngayon matibay. Ginagamit ko siya sa pag nag-uukay ako. Or nagsuswimming, ganun. Or may dadalhin akong madaming kailangan. Dito ko siya lahat nilalagay. Napakadaming pwedeng gawin sa bag na to. And ito ang pinaka-solid. Gawang Pinoy, diba? So, support local, diba? And then, ayun, ito. Buksan na natin, pare. Alright. Dito na. Ayan, oh. Bali, ito. Nandito na ang ating mga kailangan. Ito, ang pinaka-katawan ng ating necklace. Ito ang nylon. Hindi nyo nakikita yan. Siyempre, ako lang nakita. Nice. Ang pangalawa, ito na. Ta-da! Ito, tabi muna natin si Topo Company. And ito ang pinaka-kailangan natin sa lahat. The bracelet pa. The bracelet, pre. Ito ang kailangan natin, ang bracelet. Para magawa natin yung mismong necklace. And ito, bumili tayo ng ilang piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pieces ng bracelet. Pag sinuot ko to, puno na yung kamay ko. Try natin. Hindi na kasha. Bali, ito. 9 pieces na bracelet para sa necklace. And then, kasi may nakita ako doon na may pagka-red yung mismong quintas ni DJ. Ito, bumili tayo niyan. Para lang sa red. Kasi wala na akong beads na red eh. Ito, tatlo na yan. Pero kung malaman natin kung ano yung mismong pinagbilan niya nung mismong necklace na yon, kung Paragon Manila, kung sinusuportahan niya ang mga kaibigan niya sa ganun, much better na bumili na lang kayo sa kanila para suportahan na rin natin yung sinusuportahan ni DJ, di ba? So, ayun, gusto ko lang sabihin sa inyo. And then, ito yung pinaka-last. Ito ilalagay natin sa pinaka-dulo. Kasi ano eh, pare, wala tayong makitang mas malaki pa. Maliit lang yung mga nakita natin. Pero sabi ko, okay naman na to. Wala naman ang problema. I think it's fine na ganito na lang siya. And then, ayun, ano pa bang hinihintay natin? Let's go! A few minutes later. Alright, bali, simulan na natin. Ito, kailangan natin muna, mga tol. Kailangan muna natin siyang tanggalin. Bali, tingin natin siya isa-isa. Ayan. Kailangan natin siyang maalis kasi gagawin natin siyang necklace. Kailangan matanggal muna itong mismong gamit natin. Yan. Kapag ito, sobra sa... Pag ito, sumobra. May inis lang ako kasi nga sobra-sobra yung nabili ko. Pero sana hindi. Sana sakto lang. Kasi sayang yung pera eh. Kailangan natin munang ayusin. Kailangan muna natin siyang maalis lahat. Iaayusin na natin yung mismong nylon natin. Tatansyayin na natin. Lalagay lang muna tayo. Lagay lang tayo ng mga ilang piraso. Pero mahaba ito. Hindi nyo kasi masyadong makita. Pero tatansyayin natin siya. Siguro hanggang dito. Pero huwag muna natin i-guntingin para matansya natin mabuti. Bali, patapos na rin tayo halos. Kaso, kailangan ko sa inyo ang maayos tong ginagawa natin. Kasi, malilito kasi ako talaga eh. Bali, ito, napakita ko sa inyo na gawin to, na isinuksok lang natin. Tapos, tinantya lang natin sa mismong picture itong mga beads na to. Bali, ginaya lang natin sa mismong beads dun sa necklace niya. And then, ang kailangan nyo dito, example, ayan, tapos na. Siyempre, malilito kayo. Ito, igaganyan nyo, tapos iikot nyo na. Yan, example yan, nakaganyan. Kasi okay na eh, patapos na tayo. Ito, iikot mo lang siyang ganyan. Itatali mo na siya, igaganyan mo. Pero huwag mo muna siyang ikakat. Huwag mo muna siyang tatapusin kasi hindi pa yan tapos. Meron pa tayong kasunod dyan. Bali, ito, itatali mo na siyang ganyan. Ayan. So, ito, tapos na natin dito. Bali, kaya inantay natin siyang ganyan kasi may ilalagay pa tayo dito. Ayan, kung makikita nyo, usog ko na lang. Ito, di ba meron pa yan nakaganyan?
nakausog kasi hindi pa tapos. Meron tayong ipapakita dito na ito. Hindi pa tapos yung dito kasi may idudugtong pa tayo dyan. 4 beats ata, mga ganon. Bali, ganito na yung makikita nyo. Ha? Papakita ko na lang sa inyo. Mabuti. Okay, that's it. Okay na. Here you have it. The DJB necklace. Bagong necklace niya. Ganun lang kadali. Ang nagastos ko dito, secret. Kasi hindi ko muna pwedeng banggitin siguro. Tsaka na, kayo nang makakaalam nun kung magkano magastos nyo. Okay. Pero ito, ito na. That's it. Yan na yung pinaka-final product. Ayan na yun. Pag ito, hindi niya ginamit lagi. Malulungkot ako. Bali, ito na. Ito na yung ano... project natin na ginawa and I hope na nag-enjoy kayo. Ito yon, yan, ganyan siya kahaba. Bali, ito, ito na yung pinaka-design niya. Maganda siya as in. Saka, madali naman siyang sigurong formahan. Itong necklace na to. Solid siya, solid as in. As in, pare. Nakakatuwa na nagawa ko to. A few minutes later. Alright. Alright, mga tol, bali, ito, tapos na natin gawin tong necklace ni Ditch. So, ganun lang kadali. Hindi, actually, hindi siya madali kasi sobrang hirap. Talagang nakakapagod siyang at gawin. Kasi, yun na, gagagamit ko talaga ng utak dito. Pwede na! Pero, ano, worth it naman. Worth it naman. Maayos naman yung pagkakagawa natin. Hindi naman siya pangit. So, nakakatuwa. And, nakakabilib na. Isang DIY na naman ang nagawa. So, bali, ayun. Ito na, dito na nagtatapos ang ating vlog. And then, sa mga taong gagawa nito, good luck sa'yo, pare. I hope na hindi ka mahirapan dito kasi ako nahirapan. Eh ako, nagdi-DIY na ako pero sobrang hirap pa din. Nahirapan ako talaga, honestly. Pero, pag ako naman, gagawa ako ng mga ganito, iniisip ko muna sa utak ko eh, kung paano nga ba to, paano nga ba yung ganito. Iniisip ko siyang mabuti kung paano nga ba simula tsaka dulo. Tapos kapag naisip ko na, pagka nagawa ko na sa utak ko, tsaka ko siya gagawin. So mahirap din kasi na kapag kailangan gagawin mo muna talaga sa isip mo bago gawin mo eh. Kailangan maiisip mo muna sa sarili mo kung paano nga ba yung mangyayari. Pero ito, nagawa natin. So nakakatuwa na meron na tayong ganitong necklace. So love, thank you. Salamat. Si Bea kasi ano nito, nanlibre siya pre. Nilibre niya ako nito. Bali, nakakatuwa. And sobrang supportive niya. Imagine, sa lahat ng mga gusto ko, sinusuportahan niya ako. Sobrang dalang ng ganun. Yung ibang babae, nakikringe sa akin, ganun. Pero si Bea, nandyan siya to support me. And then, ayun, I love you, love. Thank you so much. Bali, ayun, dito na magtatapos ang ating video. And I hope na nag-enjoy at may natutunan kayo dito sa ating YouTube today. And ayun, sa mga bago dyan, please mag-subscribe ka na dito to. And follow mo sa aking mga social media accounts. Nandito lang. And ayun, thank you so much and see you soon.